ito guys, ang gusto ko parang cubicle cubicle lang. Ito guys, satisfied ako sa service nila dito. Yung next rating ng drink ay iniinay natin. 20 minutes na lang dadating ng drink. Ito yung sikat-sikat na hot star. Dire-diretso nyo lang yan. Ang dito sa side na ito, kapila naman yan. Hello guys, so for today is pupunta tayo sa Shifen and Shifen Old Street. Actually ngayon yung parang second to the last day ko dito sa Taipei. At ngayon, ma-maximize natin yon at pupuntahan natin yon at magpapalipad tayo doon ng lantern. Kung alam nyo lang yung sikat na sikat dito sa pagpapalipad ng lantern at yung Spirited Away na lugar, pupuntahan natin yon ngayong araw. Actually, napaka-timing ng punta ko kasi malamig dito ngayon sa Taipei at sakto-sakto yung outfit ko kasi medyo initing kasi kung tao at sakto na naka-long sleeve tayo ngayon, naka-turtleneck tayo, di ba? At least, okay na okay. From Blue Line guys, lilipat tayo sa Brown Line. Ang station na kailangan natin puntahan ay Nizza Station. At sa Brown Line ito matatagpuan. Yun ang pupuntahan nyo from Taipei Nizza Station. Ayan, kung nakikita nyo, doon tayo sa BR-02 pupunta sa Muza. Malapit na siya doon sa Taipei Zoo, kaya ganun siya kalayo guys. So guys, dito na tayo sa Muza Station. Ngayon ay sasakay na tayo sa bus terminal nila. Hanapin natin yun sa bus 795 papunta sa Shifen. Ayan, so dire-diretsuhin lang natin tong lugar na to. Paglabas ito guys, yung makikita nyo, dire-diretso lang yan. Tapos tatawid tayo sa kabila. Ayan, so nakatawid na tayo sa kabila. So dito tayo sa area na to. Ayan, dyan. Punta tayo dyan. Ayan guys, so lalabas din yung 795. Ayan, 56 minutes pa ang hintayin natin. Ang tagal, my God. Since matagal pa naman yung hintayin, kumain na muna tayo sa 7-Eleven. So guys, 183 yung halaga ng kinakain ko ngayon. Ang galing mo. Ako yung matutuwa at meron din pang Marty's Craft yan. Sa atin ba ito ginawa? Oh, sa atin ginawa. Meron dito eh. Manufactured sa Cavite. Ang nice lang ng 7-Eleven ito kasi kaharap niya yung bus stop. Ayan, nakikita niyo. Ayan guys, yung bus stop ko. Oh. Ayan mismo. Diyan lang yun. Kaya makikita ko kapag dumating niya yung bus 795. Ayan, ito yung breakfast mo ngayon. Omelette rice, tapos creamy corn soup, tapos itong drink ko. Pocari Sweat. Bigyan niya yung food, oh. Sobrang masadaw. Sana masarap siya. Tomato. Tapos alam niyo, ang natansin ko sa mga pagkain dito sa Taiwan, medyo matabang yung mga pagkain. Sa atin siguro talagang ma-MSG lang tapos maalat, tapos ma-lasa talaga dito, parang medyo matabang. Hindi nakukuha ng dila ako yung lasa talaga. Okay, ito naman yung tikman natin, yung creamy corn soup nila. So, ito pwede na malasa-lasa ko. Nakakain na ako lahat, tapos 19 minutes pa iintayin ko bago makapunta dito yung bus 795. Kasi nakikita yun. Doon sa screen na yun nakikita kung kailan at ilang oras pa iintayin. Ganun. So guys, ayan na yung 795. Guys, saka nga pala kapag kasasakay kayo dito sa bus na to, is ihanda nyo yung Google Maps nyo para i-check nyo kasi puro Chinese yung nakasulat nyo. Walang English, walang yung normal na sulat, wala din pa, puro Chinese, kaya hindi nyo maintindihan. Kaya better na ihandaan nyo yung Google Maps application nyo para i-check nyo kung malapit na yung Shifen. Yung daan dito guys, para lang kayo nagpupunta sa bar. Paikot-ikot, pa-zigzag-zigzag din. So guys, after a long drive via bus, nakarating na rin ako dito sa Shifen. Actually, lumagpas ata ako kasi medyo nakakatulog ako nung nagtitingin ako doon sa cellphone ko. At ngayon, nandito na ako and lalakarin ko na yung mismo Old Street para makapagpalipad na tayo ng lantern. So nakarating na tayo dito sa may Shifen area. So guys, napaka layo nung tinravel namin ilang oras na tayo. Actually, nakakahilo yung travel. Talagang nahilo ko. Yung pinaka nakakahilo kong ride dito sa Taiwan. Ayan, as you can see, kung nakikita nyo yung mga lantern na yun, doon tayo pupunta sa area na yun. Ayan, ito yung nakikita kong area sa internet. Ngayon, andito na tayo. Tara, magpalipad tayo. Tignan nyo, talagang may release ng trend dito. And ayan, dito nagsusulat sa mga lantern. Ayan yung mga lantern na susulatan mo. Ayan. Tignan nyo sila, nagpapalipad sila ng lantern nila. Wow. Puro mga Korean. Ayan guys, yung price, 250 NTD, full color sky lantern.
Ito yung pinili ko, yung number one, red, yellow, blue, and pink. Ano siya? For health, money, career, and happiness, diba? So guys, ayan, magsusulat na ako dito. Ayan ang itsura ng lantern ko. So guys, ang nakalagay dito, good health, Ramos and the Guzman family, tapos live long and more blessings, diba? Bakit lang talaga ako magsulat? Pero yun ang ibig sabihin. Itong side naman na to, guys, career daw yung side na blue. So ang career naman natin, syempre, social media, so good career. Siyempre, kailangan natin maging 2 million sa TikTok kasi 1 million na tayo eh. 2 million! Hey, para to, para to! Okay, pag nandito kayo sa Shifen, ito yung makikita nyo. Napakadaming pwedeng bilhin dito ng mga pasalubong. Ayan, tignan nyo, 100 NT dito. Ayan, mga 80 NTD, mga magnet na 60. Diba ang cute? Tignan nyo guys, dito, meron ditong peanut ice cream roll. Ayan yung sikat na sikat dito sa Taipei. Ayan. Sura. Wow. Bibiling ko na ngayon itong peanut ice cream kasi mamaya sa Shifen, for sure madaming tao doon. Para dito na akong bibili, hindi na ako makikipagulo doon. Thank you. Sarangan. Thank you. Ah, ito yung mga tao dito sa Shifen. Alam nilang Pilipino ako. Kasi sa ibang lugar dito sa Taiwan, akala nila Chinese ako. Ayan, ito ang halaga nito. 50 NTD ito. Ayan. Pwede na din. Akala ko eh, malaki siya. Pero hindi naman pala ganung kalakihan. Lasa siyang peanut butter, guys. Ganyan siya niya. Ganyan siya. Mmm. Ang cool naman, tignan nyo, hanggang dito may nagbibenta pa ng fireworks. Doon sa siguro to, sa ito yung parang, British. Tignan nyo, ang downside lang kapag ka dyan sa lantern, oh, may mga nagbabagsakan na parang mga ashes. Kasi may mga bumabagsak na lantern. Buti walang nasusunog. Pili tayo nito guys. Ano siya? Parang sa chicken, $75. So, $75 siya. Bigit tayo isa. You want spicy? Slight. A little. Wow. Ang cool niya yun. Kaya pala mataba. Parang may kanin na sa loob. Ang galing. Masarap yung lasa niya guys. Parang ulam na. Ulam na may kanin. Ganun. So ayan guys. Umali ko ng mango. Kala ko smoothie. Pero ganito pala. 150 siya. Kala ko guys. Smoothie. Mahal nito for 150. Pwede magpapatok dito. Fireworks. Nag-fireworks sila. Ayun na, nasa harapan ko nga lang yung bihingan, guys. Ayun yung fireworks. Para makapunta sa Jupen, isasakay kayo guys dito sa Shifen Station. Dito sa Shifen Station, tapos pupunta kayo sa Ryufeng. Sa Ryufeng Station. So, hintayin natin kasi may mga oras yung train dito. Hindi dito yung parang sunod-sunod. Meron na bawat minuto o bawat 15 minutes. Hindi ganun dito. Kaya maghihintay tayo. Ngayon yung oras na to, ang dating is 3:40 PM. Doon yung next dating ng train, kaya yung iniintay natin. 20 minutes na lang dadating yung train. Okay guys, nakaruma na kami dito sa Ryufeng Station. Nakalagay dito to Main Hall, Jupen, bababa daw. So dito na lang ako dadaan. Ayan guys, dito na tayo sa Ryufeng Station. Paglabas niyo ng Ryufeng Station, is hahanapin niyo na yung bus na tatlong bus na pwede niyo sakyan ng kontang Jupen ng 788, 856, saka 965. Ayan guys, 788-965 saka kasi yung isa, wala yung isa, hindi ko nakikita isa pero yun yung dalawa na pwede natin sakyan. So guys, tawag doon mali na sakyan ko. Pabalik ng Kilom yung nasakyan ko pero dapat from Kilom to Jupen yung nasakyan ko. So guys, mali, dito ako napunta sa Kilom, yung parang endpoint nung nasakyan ko is nagsimula sa Jifen papuntang Kilom pero dapat ang sasakyan ko Kilom papuntang Jifen. Kaya dito ako binaba, hindi ko ngayon alam kung saan ako sasakay from here. Loko na ako. Kailangan kong hanapin yung papunta ng Jifen or else hindi na makakapunta doon kasi magagabi na and bukas na yung flight ko pa uwi. Hello guys, unfortunately hindi na ako makakapunta doon sa Jifen kasi kulang na ako sa oras. Babalik na ako sa Taipei. It's already 6:07 PM and kailangan ko pa mag-impake kasi bukas na yung flight ko. So, yun ang kaisa-isa na pinapuntahan ng Jupen or Sutoria Spirited Away, which is yung pa naman yung pinapuntahan. So, di bale, next time, pagbalik, sa ako na lang pupuntahan. Sobrang lungkot ko nung time na to. Grabe, kung ano pa yung pinakagusto kong puntahan sa buong Taiwan trip ko, yun pa yung hindi ko napuntahan. Di bale na, next time na lang. Mapapansin nyo sa mga susunod na clip, medyo malungkot ako. Pero, nag-back to energy na ulit after. So, yun. Ngayon, pupunta tayo sa Ichiran dito sa Taipei.
If ever na gusto mo magpunta dito sa HLN sa Taytay, dito kayo bumaba sa Shangshan. Dito yung nearest MRT station doon. At according sa Google Maps, 6 minutes na paglalakad mula dito kapunta sa HLN. Yan, after mga 6 minutes na paglalakad, nakita ko na yung HLN. Ayan siya guys, oh. Ayun yung HLN. Nandito lang siya sa right side kapag kagaling kayo sa train station. Sabi din sa internet ay 24 hours daw yan. So, if ever na gusto nyo madaling araw, nagugutom kayo, ganun, pwede kayong kumain dyan kasi 24 hours naman. Tapos ang nakita ko sa mga nababasa ko sa internet, mahaba daw pila, pero parang wala namang pila ngayon. Ayan nga, isitsura. Ayan ang 24 hours na kalagay. Ay, may pila nga. Ayan, so bibigyan tayo ng order sheet. Ayan yung itsura. Ayan guys, yung regular lang yung ating order. So, $2.98. Ayan yung price ng regular. Yung recommended lang din kasi ayoko nagka-customize. Pero ang ika-customize ko lang din is yung richness. Lagi ko extra rich. Then, yung garlic. Tapos yung... Parang lahat yung parang na-customize ko. Ganun kasi ginagawa. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung isusulat ko. So, ito yung laging order sheet ko. Pagka umorder ako. Napadami na get itchiran. Gusto ko kasi rich. Tapos soft lang yung noodles. Ayoko kasi matigas ganun. Ayan. Ganito guys yung gusto ko. Parang cubicle lang. Ganito yung gusto ko sa itchiran. Okay, so. Ayan. If ever na may gusto pa kayong extra item. Ayan. May ball pen naman dito. And yan. May seat na makukuha nyo sa tabi. So, ayan. Extra sliced pork. Ayan. $65. 3 pieces na yun, ha? Pwede na. Pwede na din, no? Sige, order tayo in extra. Order na natin para umabot. Ayan, kasi titik nyo to. Ayan, tumalog na. So guys, ayan, dumating na yung ramen ko. Hindi ko na pala na-videohan kanina nung inilagay ko dito. So, ayan, umorder ako ng extra 3 slices ng pork. And ayan, yung pinaka-kinilabasan ng mga customization na ginawa ko. Kung ginagawa ko, binababag ko na ito the extra order para lumambot din siya. Habang mainit yung soup, umiinit din yung mismo extra slice, diba? Saka sa ramen ang gusto ko yung medyo rich. Yung lasang-lasang mo talaga yung burot, yung katas, ganun. Ayun guys, so, pwede din kayo bumili dito ng mga ano, mga pwede nyo iluto na ramen sa bahay nyo. Ayan. Look, $7.50 ito. Tapos yung $1.98. Yung mga price, $1.98 to. The next day. So guys, nakapag-check out na ako sa hotel ko at ngayon is papakita ko sa inyo itong sikat na sikat na mga hot pot. Sikat na sikat na dito sa Taipei at kakain tayo itong ating last full meal dito sa Taiwan. Then babalik tayo dito then soon. Actually 12 noon pa lang at tingin ko ito yung pinaka the best time para magpunta dito kasi kapag ka hindi ganitong oras parang huh. Pwede na din for the experience, no? Tapos authentic kasi diba dito nga sa mga Chinese Taiwanese authentic talaga yung hotpot. Ayan guys yung price. O pagkatanghali, pag lunch, $6.98 po, diba? At least mura tayo nagpunta. At mamimili kayo ng dalawa dito. Kung pinili kayo yung spicy hotpot, saka yung vegetable energy soup kasi yun daw yung bestseller. Yung iba dyan hindi ko maintindihan. Pero may bibigay at ma-provide sa inyong QR code. Ayan, tingnan nyo guys. Mamimili kayo unlimited, oh. Unlimited yan! So sige, pili tayo ng tiki-tikisa. Ah, may mga ganyan. Okay. Ayan o, Harbor Seafood. Ayan yung mga choices. Seasonal. Ay, ang dami naman. Vegetables. Ingredients of hot pot. Ayan. Dumplings. Ayan, only lahat yan guys. Tapos guys, may area dito na pwede kayong gumawa ng hot pot sauce. Ayan o. Tapos ito, beef curry. Paano ba ito? Ayan o, may beef curry dito. Then, ayan, mga tea. Ayan. And Milo, iced tea. May mga fresh fruits. Wow, may cake. Oh, cheesecake. Grabe, napakasulit dito, cheesecake. Ayan. Iba't-ibang beef. M6, M9 Wagyu. Tapos Angus beef. Chuck Eve roll. O, diba? May mga soft drinks din dito. Tapos ito yung mga artistang nagpunta. Hindi ko sila kilala pero at least, diba? Tapos ang kinaganda dito, may unlimited ice cream. Ayan o, Mövenpick. Iba't iba yun. Iba't ibang flavor guys, meron. Swiss chocolate, vanilla dream. At pwedeng naka-cone o pwedeng naka-ganito. At tingnan nito, Häagen-Dazs oh. Wow.
Wow. Wala bang cookie-cookie daw sa ganito? Pero yung mga gusto ko lagi favorite. Ay, milk tea with brown sugar. Meron, oh. Coffee, mango raspberry. Cool. Ayan guys, tignan nyo iba't ibang meat na in-order ko. So ilalagay na natin yan sa hotpot ngayon. So guys, satisfied ako sa service nila dito. Pwede ba siguro batid mo na ako? Kapag ka talaga nag-hotpot ka, kapag ka mag-isa ka, parang nakahimbundat, ganun. Kasi napakadami na kailangan umubos. At kasi kapag ka hindi mo na umubos, may leftover, diba? So yun, kaya ako kain ng kain ngayon. Pero wala naman atang time, ano dito, time limit. Kasi sa ibang mga hotpot sa atin, diba parang 2 hours lang, ganyan. Dito walang time limit, kaya okay lang. At ang mga natira na sa amin, mga tofu, yung mga meat na ubos na order nila. Ngayon, kumuha na muna ako ng ice cream kasi gusto ko muna ng sweets. Tapos order ulit tayo ng meat after nito. Ayan guys, tignan nyo. Sobrang mura ng mga pasalubong items dito. Ayan. Unfortunately, konti na lang yung natitira sa baggage ko, kaya konti na lang yung mabibili ko. And also, recommended ng mga locals. I mean, yung mga OFW na naka-base dito sa Taiwan. Itong Mr. Ho's shop. Ito yung isa sa mga pinakamurang mabibili nyo ng pasalubong. Pero kung wala naman na kayong time, o kung nagpunta na kayo sa Shilin, o pupunta kayo sa Shilin Night Market daw. Pero kapag ka, dito sa Simending, dito sa Mr. Ho's. Ayan guys, yung Mr. Ho's shop. Yan. Search nyo na lang yan. Sobrang mura dito sa shop na to. Ang binili ko lang is yung pineapple cake. Kasi ang alam ko, pineapple cake yung isa sa mga top delicacies nila dito. Yung mga pwedeng-pwedeng ipasalubong, ganon. Kaya yun lang yung binili ko. Yung Mr. Ho's shop guys, natagpuan yan dito. Diba ito? Ito yung sikat na sikat na hot star. Dire-diretso yun lang yan. Tapos andito sa side na to, kabila naman yan. Ayan guys, I'm going back to Taiwan Airport MRT. It's time to go home! Ayan guys. Sundan nyo lang yung mga logo. Hinihingal ako. Ang bigat kasi ng dalawa. Ngayon, around 5:30 PM na. And medyo konti lang yung nagpupunta. Pupunta ang airport ng ganitong oras. Hindi ko alam, pero yun yung napapansin ko. Ito, madadaanan nyo to sa Taipei Main Station. Napakalaki ng Taipei Main Station. Medyo maliligaw kayo. Kaya take note sa mga signals or sa mga signage. Ganun. Grabe, ganun lang. Tapos na agad yung almost 10 days nating stay dito sa Taipei. Grabe, ang bilis. Alam nyo, kapag ka nag-travel ako, ganyang kalaki yung maleta ko. Diyos ko. Sobrang laki pa lang nang nabili ko. Bibigay ko na lang to sa ate ko, then bibili na lang ako ng maliit. Ayan guys, kung nakikita nyo na kasulat, Taoyuan Airport MRT, saka taxi fund, papunta dito. Ayan, haba pa nalalakarin. Ayan, nakikita nyo, A1, Taoyuan Airport MRT. Mag-elevator tayo, kasi ang dikit dito. Ang galing! Yun yung pinanikan ko noon, naaalala ko dyan ako pumanik nung first day. Tapos dito din pala tayo bababa sa area na to. Ayan guys, pwede kayo mamili kung commuter train or express train platform. Yung commuter train, madaming stop yan. Yung express train, konti lang yung stop, then malapit at mabilis papuntang airport. Ayan guys, pagka express train, nandito tayo sa Taipei Main. Ang next stop nyo, Taipei Industrial Park, tapos Changchun Memorial Hospital, tapos yung mismo airport na. Mamimili kayo kung Terminal 1 or 2. Sa atin, on our case, Terminal 1 tayo. Ayan, lalabas sila lahat kasi dito lang naman sila patungo lahat eh. Ngayon, kumahanap tayo ng may charger dito. Guys, ito yung isa sa gusto ko dito sa express train. Tika, may charging area. Tayaw. Ayun, nagcha-charge na siya. Hindi lang ang ilaw. Ayun, nagcha-charge. Ang cool! Ngayon guys, andito na tayo sa airport. Terminal 1 station. So, ang taga-taga din pala ng biyahe. Kasi nung una, nakapunta doon sa mismo city. Nakatulog ako sa mga. Medyo matagal dyan. Mga 30-45 minutes din yung biyahe. So ngayon guys, may natitira pa akong Taiwanese dollar at andito, wala naman tao dito sa currency exchange, and after nito, magche-check-in ako. Ngayon, naisip ko, since meron akong pina-plan na puntahan next month, ipapapalit ko na yung Taiwanese dollars ko dun sa currency nila. So, tara! Guys, nice. Ito yung nila, rates nila dito. Ayan guys, mapapalit na natin yung Taiwanese dollars natin. Okay, so abangan nyo sa next travel.